Muli nakita ang mag-ina sa Samar matapos magkahiwalay noong nanalasa ang bagyong Yolanda. Ngayon, kabilang ang dalawa sa maraming nagbibigay ng tulong sa mga kababayang nasalanta kahit pa naging biktima rin sila ng bagyo. May news to go si JP Soriano, exclusive. Nang manalasa ang bagyong Yolanda sa Leyte at Samar, nagkahiwalay ang mag-inang Adrian at Florida Grifiel. Sa bayan ng Maribut, Samar sila nakatira. Empleyado ng munisipyo si Florida, habang municipal health worker naman si Adrian. Kinailangan pumunta noon ni Adrian sa Tacloban para tulungan ang iba pang health worker. Inabutan si Adrian ng bagyo sa kanyang tinuluyang bahay sa Tacloban. Sa second floor ng bahay siya nagtago. Nakuhanan pa nga niya ng video ang bagsik ng bagyo. Matapos ang pananalasa ng bagyo, hindi na makontak ni Adrian ang kanyang ina. Umiyak talaga ako kasi nakita namin kasi yung mga patay doon sa downtown, sa Tacloban, maraming patay. So inisip ko na rin na may casualty talaga dito sa Marapot. Si Florida naman, wala raw humpay noon ang pagdarasal para sa nawalay na anak. Parang inano ko na yung mangyayari sa buhay namin. Na Diyos ko, bahala ka na sa amin. Umiyak ako, sabi ko, Lord, ano kaya ang nangyari sa anak ko? Bigyan mo ako ng sign kung buhay pa si Adrian. Pinahanap pa ni Florida ang anak sa Tacloban. Sa kabutihang palad, nakagawa ng paraan si Adrian para makauwi ng Samar matapos ang halos 2 linggo. At doon na sila muling nakita ng kanyang ina. Mahirap yung nangyayari na wala dyan yung iba mong mga anak. Kasi sabi ko nga, kahit anong mangyari, basta nandyan kayo, buo kayo. I'm very much lucky kahit na ano, ganun yung nangyari kahit wala ako. No? It's really hard pala, Jack, pag wala ka sa parents mo, pag may mga pangyayaring ganyan, naisip ko din yon. Kapwa sila ngayong nangunguna sa pagbibigay ng tulong sa mga kababayang nasalanta, kahit pa maging sila mga biktima rin ng bagyo. Ang bayan ng mag-ina, hindi na ngayon makilala. Ang mga dating gusali gaya ng auditorium, mistula ngayong nadurog na kahon ng posporo. Ang kanilang munisipyo para ngayong nalumpong bahay na pwedeng magiba anumang oras. Sinira rin ng bagyo ang kabuhayan ng mga taga rito ng pangongopra at pangingista. Nawasak ang maraming bangka. Ang kailangan namin ngayon, as of now, ang shelter talaga. At saka kung mayroon talaga ditong mga ano, mayroon mga bibigay ng para hanap buhay, para livelihood namin, kahit anong hinaharap niyang problema, makakabangon talaga. Sa gitna ng paghihirap, hindi naman nawawala ng pag-asa ang mga residente. Buo ang kanilang kumpiyansang makababangon ding muli pagdating ng araw. Mula sa Tacloban City, JP Soriano, GMA News.